Hello guys, ipakita ko lang sa inyo itong problema ng no frost na two-door na refrigerator. Ang sabi ng customer, nagyayelo naman siya, kaya lang hindi makumpleto yung pagyayelo ng water na nasa freezer. So alamin natin mga kaibigan na bakit naging ganun. Titignan natin kung may problema yung kanyang timer o yung thermodisc, yung heater, check na rin natin yung kanyang thermal fuse, ano. So, watch this video. So, ito mga kaibigan yung kanyang timer switch, ano. Alamin natin kung nagpa-function ba to. I-rotate natin at dapat nag-click yan, and pag na umabot na dun sa pinaka-climax final settings niya, dapat mag-off na siya. And itong reading ng ampere niya is nasa mahigit 1 ampere or 1.05 ampere. Ibig sabihin, nag-run yung kanyang compressor. Normal yung kanyang takbo. Yung kanyang run, ano. So, alamin natin muna dyan sa ating unang step kung well function yung kanyang timer switch. Okay, so ikutin natin yan ng screwdriver, a flat screwdriver, yung timer switch, ano. Medyo kakaiba yung kanyang timer switch kasi masyadong malalim at saka medyo mahirap pihitin, ano. Pero ayan, narinig nyo naman, diba, nagki-click siya. So pagka umabot na siya sa pinaka-climax o final setting niya, dun sa pinakadulo, kung ilang oras yan, sabihin natin 12 hours or something like that. So mag-off yung kanyang compressor. Pag nag-off yung kanyang compressor, automatic yung kanyang current mawawala din. At doon natin malalaman nabuo yung kanyang timer. Diba? Nakita nyo, nag-off na. Narinig yun, nag-off na siya. Wala na siyang hissing sound at wala na yung kanyang current. Ano? Nag-off na rin yung kanyang current. So, buo yung timer, mga kaibigan. Sa part na yan, hindi na natin gagalawin yan. Ibabalik na natin yung kanyang timer switch sa loob. Okay, mga kaibigan. So, andito na tayo sa may freezer. Tinanggal na natin yung kanyang thermostat. And itong kanyang blower, chinek natin, okay naman yung kanyang pinaka blower, ano. So okay naman tong thermostat. Ni-spray natin o gumamit tayo ng refrigerant para malaman natin kung buo ito, and nag-off naman siya. Ginamitan natin ng refrigerant R22 para i-test natin kung nagka-cut yung kanyang contact sa loob. So nagka-cut naman siya, kaya okay siya. Hindi na natin siya papakialaman, ibabalik natin sa huli mamaya. So itong model ng kanyang Whirlpool, WSR11SL, yan yung kanyang model, ano. Ngayon, punta tayo sa may freezer, tanggalin natin yung mga accessories. Check natin yung kanyang thermodisc, yung kanyang heater, and yung kanyang pinaka thermal fuse. So ito guys yung kanyang clip ng plastic na yan, plastic cover. Diyan naka-install, nakita nyo naman yung kanyang pinaka blower, ano. So tatanggalin natin yan, medyo hard yan, pero makunat naman yan, hindi yan basta-basta nasisira o napuputol yung kanyang clip, ano. Ngayon, mga kaibigan, pagka tinanggal natin yan, makikita natin yung kanyang pinaka evaporator coil. Yung kanyang coil, kasama niya na dyan yung mga heater, yung thermodisc, tsaka yung kanyang thermal fuse. I-check natin yun. So yan, na-reveal na agad, ano. Nakita nyo na yung kanyang mga accessories. And then ito, mga kaibigan, yung kanyang thermodisc, ano, nakastrap siya sa may filter niya. And alisin natin yan mamaya, ano. Tignan muna natin yung kanyang pinaka-heater. So nakapaligid dyan yung heater. Makikita nyo dyan yung wires. Yan, ano, yung kulay white. Yan. Yan yung pinaka kabilang side ng heater, yung kanyang white color, ano. So naka-attach yan.
dun sa socket, ano. So yun yung sa baba, yun yung heater. Tinignan lang natin, o chinek lang natin mabuti kung yun nga yung heater. And sa kabilang side, sa parteng kanan, yun yung end naman ng kabilang heater, ano. Para matest natin yan, gagamit tayo ng tester, ano. Tignan natin kung may resistance o kung walang resistance, ano. Kasi pag walang resistance yan, sira na rin yung kanyang heater, ano. Ang purpose ng heater ay para hindi mag-build yung ice sa mga lugar na hindi dapat mag-yelo. Dyan sa palibot ng freezer or dyan sa chiller sa baba, ano. And then, gamitan natin ang multimeter para makita natin kung okay yung mga parts na tatanggalin natin, ano. Pero iparinig ko muna sa inyo, mga kaibigan, kung well function itong multimeter natin. So nagbi-beep siya, no. Yan, no? Nakita niyo naman sa display 0030. So ibig sabihin na nagpa-function siya pagka sinort natin yung kanyang dalawang LED. Okay, i-check natin yung kanyang socket dito sa para sa thermodisc at saka para sa thermal fuse, ano. Unahin muna natin yung itong para sa, ayan, nag-beep, diba? Nag-beep dyan. So, ano dyan yung nag-beep? Ano yung may function dyan? No? Ano yung may continuity? Ito yung may continuity. Yung pinaka thermal fuse, ano. So, buo yung thermal fuse. Then, alamin naman natin, mga kaibigan, kung nagpa-function ba itong pinaka thermodisc. Naka-off yan, ano? Naka-off yan dahil walang lamig. Hindi siya nakababad sa yelo o sa freeze. So, yan, ano. So, check natin, wala. Itong may beep, yan yung thermal fuse. Yung wala sa kabilang side, yan yung thermodisc. So, alamin natin, ano, i-check natin mamaya kung magkakaroon ba yan ng continuity. Gagawa tayo ng paraan para malaman natin kung buo ba yan o sira yung pinaka-thermodisc. Kasi pag sira yung thermodisc, sigurado, papalitan natin yan. Yan ang reason kung bakit yung kanyang pag-yelo ay hindi kumpleto kasi masyadong makapal yung yelo, hindi makadaan yung hangin galing yan sa loob, ano, sa may evaporator. So, hindi makadaan yung hangin, hindi kumpleto yung kanyang pag-yelo. Dapat may mamadadaanan yung hangin. Then, kahit din sa baba, dapat meron din yung siyang flow ng pinaka-air, ano. So, ito yung kanyang heater, mga kaibigan. Tinanggal na natin yung kanyang heater. Itetest natin iyan. Itignan natin kung may continuous, meron siyang resistance, ano. Pag continuity kasi, shorted yun, eh. Yun ang ibig sabihin. Pag may continuity, shorted. May flow, ano. So, tingnan nyo, mga kaibigan. 325, ano. 325 ohms. So meron siyang resistance, ano. I-adjust natin yung kanyang setting. Yan. Okay. So yan, oh, mga kaibigan, ano, hanggang ina-adjust natin yung kanyang setting hanggang sa mag-shortage siya, ano. Ibig sabihin mataas na yung kanyang setting pag nag-shortage siya. Yung normal na setting kanina is mababa siya, hindi siya kilo ohms, ano, ohms lang siya. So, okay na yan, gumagana kasi meron siyang resistance, ano. Kaya, ang mangyayari yan, mga kaibigan, ibabalik na natin yan dahil buo naman yung kanyang heater. Ilalagay na natin, imamount na rin natin yan mamaya. Okay, mga kaibigan, ito na yung kasunod na gagawin natin. So, ito, mga kaibigan, ano, itong gagawin natin na ibababad natin yung thermodisc sa isang lagayan. Na may kasamang ice and water. So pag nababad dyan, makikita natin kung magkakaroon ng continuity dahil yung function o yung on ng kanyang thermodisc ay kung malamig na siya. Pag malamig na siya, tsaka siya mag-on. So pagka hindi siya nag-on, ibig sabihin may problema yung thermodisc. Papalitan na natin yung thermodisc na yan. Okay, so kanina pa yan, mga 15 minutes or 20 minutes na siyang nakababad sa ice. So napakalamig na, wala pa rin siyang continuity. Wala pa rin siyang connection, ano, walang contact. So papalitan na natin yung thermodisc na yan. Kasi kapag ni-repair yan, wala namang paraan para i-repair yan. Useless lang, mag-axial lang tayo ng oras. So papalitan na natin, bibili tayo sa supplier at yan ang ikakabit natin, yung bagong thermodisc, ano.
Sealed naman yung thermodisc na yan. May connection yan dun sa loob ng kanyang plastic enclosure. Ano. Kaya kahit na mababa dyan sa tubig or mababad sa ice, hindi magkakaroon ng shortage sa loob o magkakaroon ng malfunction o spark. Ano. Kaya ganyan yung kanyang design, ano, yung thermodisc na yan. So yung thermodisc na ipapalit natin, mga kaibigan, ay brand new, ano. Okay, so wala talaga, hindi siya nagpa-function, wala siyang connection, wala siyang continuity dyan sa ating multimeter, ano. Kahit paulit-ulit natin gawin, hindi siya nag kakaroon ng contact. So change na tayo, alisin na natin yan, palitan na natin ng bagong thermodisc, mga kaibigan. And then itong thermostat natin, pakita ko lang sa inyo na meron siyang continuity, ano. Pagka inisprayan natin yan ng refrigerant, nagko-cut off yan. So ayan, narinig yung beeper, so may continuity naman yan, walang problema. Nagka-cut off din yan pagka yun nga, ginamitan natin ng refrigerant. R22 yung ginamit natin, kasi hindi yan mag-off pagka yelo. Napakatagal yan bago mag-off pag yelo ang ginamit natin. Kaya dapat refrigerant yung kanyang yung ating gagamitin, ano, mga kaibigan. So yun yung thermodisc, yung kanyang itsura, yung kanyang itsura din ng kanyang thermal fuse, ano. Ayan. So pinakita ko lang sa inyo. Ito yung thermodisc na pinalit natin, mga kaibigan, ano. Ito yung ikakabit natin, brand new yan. Para makita nyo lang, ano, at hindi naman ganun kamahal ito, mura lang siya. So pagka ano, siguro minsan magkaroon na rin kayo ng stock sa inyong shop para hindi kayo order ng order, ano, yung mga maliliit na parts, mga small parts tulad ng mga air conditioning parts, sa mga refrigerator parts, yung mga mura lang pwede kayo mag-stock. Kung hindi naman ganun kalaki yung inyong service, pwede kayong pa isa-isa, pa dalawa, tatlo, apat na stocks, ano. Iba kasi malalaking service center, marami silang stocks sa loob ng kanilang shop, sa kanilang office, kaya walang problema. So ito, ipapalitan natin itong bagong thermodisc and check natin and install na natin ito. And pasensya na kayo, mga kaibigan, hindi ko na naipakita kung paano in-install yung thermodisc. Pero same location lang naman yon, same mounting, kasi medyo nagmamadaling may area, ano. Kaya in-install na agad natin, ikinabit na natin yung kanyang thermodisc, yung kanyang thermal fuse, yung kanyang thermostat, ayan, yung kanyang fan. So okay na, naikabit na natin lahat, yung mga clips niya, yung kanyang screws, ayan, yung kanyang knobs. So ang gagawin na naman natin, mga kaibigan, ay yung mga yan, yung mga panel na yan, ano, yung para sa division o divider para sa mga ikalalagay na ice or yung gagawing ice cube, and then yung iba pang mga ilalagay na karne, you know, ilalagay para mag-froze siya. Depende naman kung saan ilalagay yan ng may-ari, ano. Okay, mga kaibigan, naipakita natin na nagpa-function yung kanyang fan kasi narinig nyo kanina, ano, maingay siya. Ano, so pag binuksan yan, walang hangin, and pag i-close may hangin. Ito, mga kaibigan, no, nagra-run na siya, no, itong kanyang compressor. Binalik na rin natin yung kanyang timer switch, ano, at nagra-run na siya ng maayos, ano. Wala namang problema sa kanyang refrigerant, wala rin naman siyang clog. So normal yung kanyang ampere, kaya hindi natin papakialaman yung part na yun, ano. So ito, ito yung pinaka chiller niya sa bandang ibaba. Meron na siyang hangin. Kasi pagka nagkaroon ng black doon sa flow, dahil doon sa pag-iyelo, walang hangin sa chiller. Ayan. Yun ang purpose ng heater at saka ng thermodisc. Pagka nag-open yung heater, nag-off yung compressor, tas mag-open yung heater, so yung ice matutunaw. So yung kanyang possibilities na magkaroon ng frozen dun sa pinaka flow ng air, mawawala yon. So pagka ano yun, defrost, parang defrost setting yon. Kaya pagka tapos na yung kanyang part na yon, ano, pwede na uli mag-start yung kanyang compressor.
So normal na uli yung pag-flow ng hangin doon sa chiller and doon sa freezer, ano. And ito mga kaibigan, mega mega shout out sa channel na Life in Universe. It's all about knowledge and wisdom ang kanilang content, kaya mapapakinabangan talaga. And also shout out to Chey Shay and Miss Hin Gonzaga. And dito na naman natatapos mga kaibigan, at maraming salamat sa inyong panonood nitong simple video about sa kung paano mag-trouble ng small problem sa ating no-frost na refrigerator. Kaya hanggang sa muli, sana ay magbigay sa inyo to ng kaalaman at ng karunungan hanggang sa susunod pang mga video. And para po sa mga kaibigan natin na napadaan sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and push the notification bell and select all. And please share and like this video. Also, don't skip ads. And salamat sa inyong muli. Punuin natin ang ating kaisipan ng karunungan at kaalaman. Magandang 2021 sa inyong lahat.